Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Christine Berna Aldonia at ngayong hapon ay gagawa tayo ng simple circuit. Pero bago yan, narito ang ilang mga paalala sa paggawa ng proyektong simple circuit. Bago bumili ng mga gagamitin ay dapat alamin muna ang kalidad ng materyales upang makaiwas sa disgrasya. Dapat sa pagpili ng mga materyales, alalahanin ang mga ito. Una, hindi basta-basta sasabog ang burbilya kapag ginamit. Pangalawa, hindi mabilis maubos ang enerhiya ng baterya. At pangatlo, hindi madaling maputol ang wire. Iwasan din ang mga wire na maaring tumasik habang pinuputol ang mga ito. Pwede niyang gamitin ang inyong mga face shield para protection. Maaari kasing ito mapunta sa iyong mga mata. Kung ang wire ay may nakitang sugat o nakalabas ang copper, lagyan ito ng electrical tape. Ngunit huwag hawakan ang nakalabas na metal dahil sa metal na ito dumadaloy ang kuryente. Kung may hindi alam sa mga nangyayari, humingi ng tulong sa nakakaalam upang iwas disgrasya. Kapag ang circuit ay gumagana, huwag hawakan ang source. Kung ang source ay baterya, umiinit ito at maaari kang upaso. Ito ang ating mga materyales. Baterya, switch, light bulb socket, bulb, wire, electrical tape, cutter, scissors, screwdriver, cutting pliers, and face shield. So ngayon, umpisa na natin ang paggawa. So maputol tayo ng wire depende sa gusto niyong haba. So ngayon, nakaputol na tayo ng tatlong pirasong wire. Palatan natin ang magkabilang dulo. Ngayon, nabalatan na natin ang magkabilang dulo ng wire. Ngayon, ilagay na natin ang bulb sa light bulb socket. Ngayon, ikabit natin ang wire sa light bulb socket. So ngayon, nakabit na natin ang wire sa ating live socket. Buksan natin ang switch gamit ang screwdriver para makabit natin ang wire. So ngayon, ikabit na natin ang wire.
Ngayon, nakabit na natin ang wire sa switch. Takpan na natin ito. Gamit ang electrical tape, idikit natin ang wire sa baterya. Ilagay natin ang switch sa on button. Wow! Meron na tayong ilaw! Okay, so ngayon, meron na tayong ilaw. Ang dali lang, di ba? Paalala lang po, huwag kalimutang linisin ang mesa na inyong pinagtrabahuan para maiwasan ang sakuna at linisin din ang mga kagamitan bago ito ilagay sa lalagyan o pinagkunan para hindi ito mabilis masira. Maraming salamat po!